Dante, ano yung batayan ng DOJ Secretary para masabi na nasa Timor-Leste itong si Tevez? Yesaga, walang ibinigay na maraming detalye no ang Department of Justice o DOJ. Pero sa panayam kay Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya, sinabi nitong naniniwala nga sila aga na nasa bansang Timor-Leste itong si expelled Congressman Arnulfo Arnie Tevez Jr. At dagdag pa ng kalihim na pumupunta din ito aga at lumalabas sa bansang Cambodia at gayon din ang Thailand. Paliwanag ng DOJ, nakakaikot ang dating mambabatas sa mga nasabing bansa dahil wala namang boundary sa mainland nito. Sa Timor-Leste, unang napabalita na nag-apply ng political asylum ang dating kongresista para mabigyan siya ng proteksyon. Subalit ayon sa DOJ, tinanggihan ito ng pamahalaan ng Timor-Leste. Kahapon aga ay naglabas na nga ng arrest warrant laban kay Tevez ang Manila Regional Trial Court Branch 51 at tatlong iba pang individual. Kaugnay ito sa Pamplona Massacre na ikinasawi ng 10 individual kasama na si Governor Ruel Digamo. Ayon pa kay Rimulya, iimpormahan nila ang United Nations o UN hinggil dito at may mga kasong murder na nga sa Pilipinas itong si Tevez. Hihilingin din nila sa UN na ang member states nito ay tulungan silang maibalik sa bansa si Tevez para harapin ang kanyang mga kaso. Sa ngayon, naka-freeze na rin anya ang mga asset o ari-arian ni Tevez at pinag-aaralan pa rin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang iba pang related interests na mabigyan din ng kaukulang freeze order. Samantala aga, kinunan din natin no, ng reaksyon ang kampo ni dating Congressman Arnie Tevez sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Subalit ayon sa kanila ay wala pa silang natanggap aga na formal na o yung copy ng warrant of arrest na inilabas nga ng Manila RTC. Yan ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento.